Magandang umaga po sa inyo lahat. Purihin po ang Panginoon sa araw na ito, sa pakikipisan po ng Kanyang Banal na Espiritu sa ating pagpupuri, pananambahan sa ating sa Kanya sa umagang ito. Tunay nga po na tayo ay kinikilusan na mabanal na presensya ng ating Panginoon. Amen po ba? So, bago ko po ibahagi sa inyo yung ating pong pagbubulay-bulayan sa umagang ito, gusto ko po muna magpasalamat sa Panginoon sa gift of life na binigay niya po sa akin. Ako po ay 53 niya noong August 12. Maraming challenges, maraming pinagdaanan. Pero ang kabutihan po ng Panginoon ay lagi po nating nararanasan. Lagi po natin na-experience yung pagmamahal, kalinga sa atin ng Panginoon. And indeed, gusto kong ibalik sa Panginoon yung lahat ng kabutihan niya sa buhay ko, sa buhay namin mag-ina, na hindi niya po kami pinabayaan dun sa mga tough times na talagang zero talaga. Pero talagang God is so good. He works in mysterious ways. Inayos niya po yung buhay namin. Sometimes nagkakamali dahil sa mga desisyon natin sa buhay. Pero our God is always faithful to forgive us, to embrace us, para tayo po ay magpatuloy sa ating buhay pananampalataya. At tayo po ay magpatuloy sa paglilingkod sa Kanya habang tayo po ay naghihintay sa pagbabalik ng ating Panginoon. Ang title po nung ating pagbubulay-bulayan sa umagang ito, Be Still and Know. Sabi po sa Psalms 46:10, Be still, know that I am God. I will be exalted among the nation. I will be exalted in the earth. Sa buhay po natin, marami tayong mga pinagdadaanan sa buhay na kung minsan ay talagang tayo po ay nalilito, nauunahan tayo ng takot, pangamba sa ating buhay. Hindi po natin hinahayaan na ang Panginoon po ay siyang kumilos sa atin at makita natin na siya po ang ating tunay na Diyos. Ang verse na ito po ay nag-encourage sa atin na we find peace and trust to God's presence even in the midst of life's challenges. Marami po tayo di bang pinagdadaanan. Kanya-kanya po tayong pinagdadaanan. Pag alis po dito natin sa church, hindi na po natin alam ang bawat buhay ng bawat isa. Hindi po natin alam kung ano yung problema na kinakaharap ni Kuya Noni, kinakaharap ng iba natin, mga ibang kapatid. Pero, we have God na siya po ay bigger sa lahat ng ating mga alalahanin. We can find peace, rest sa ating pong Panginoon. So, sa Tagalog po, to be still can be translated as manatiling tahimik o manatiling kalmado. Manatiling tahimik means to remain quiet or silent. Manatiling kalmado means to remain calm. So, paano po natin para po natin maintindihan yung salitang be still. Sa literal meaning po, literal meaning po ng still, the call of physical stillness. Paglaan ng sandali upang huminto at manatiling tahimik sa gitna ng stress. Diba? Kung tayo po ay dumaranas ng mga stress, ang pumapasok po sa ating kagad ay bigla ang solusyon. Gusto natin po kagad matapos yung mga problema na kinakaharap natin. Halimbawa po, sa pag-alala o pagkalito, sa halip na guminto o magsalita, piliin po natin umupo. Minsan di ba po, pag yung galit na galit tayo, kung ano na yung lumalabas sa bibig natin, totoo po, di ba? Dahil sa tindi ng galit natin, wala tayong control doon sa mga lumalabas sa atin, sa mga bibig po natin.
Pero ito po ay tinuturuan tayo na tayo po ay maging kalmado. Tayo po ay maging tahimik muna sa anumang sitwasyon na nakakapagbigay po ng kaguluhan at kalituhan sa ating buhay. Tayo po ay pwedeng tumahimik at alalahanin po natin ang ating Diyos po ay tunay na Diyos na kikilos sa ating mga buhay. Sa spiritual interpretation po, sabi po nun, quieting the mind and heart, the importance of meditation and prayer, finding inner peace. So talagang kailangan po tayo po ay babad sa pananalangin at pag-aaral po ng salita ng ating Panginoon. At sa mga sandaling yon na tayo po ay dumaranas at tayo po ay natutong lumuhod at magtiwala sa ating Panginoon, ang Diyos po ay patuloy na mangungusap sa atin at aalisin niya yung mga pangamba sa ating mga buhay. Practical application. Example po niyan, daily reflection. Di ba po, sa umaga, pagising natin, ano po inuuna nyo? Cellphone? FB? Instagram? Di ba po, sa ating mga anak ng Diyos, automatic na po sa atin yung pagmulat pa lamang po ng ating mata. Andun na po yung puso natin na magpasalamat sa ating Panginoon. Andun na po yung ating kagalakan na muling pasalamatan ng Diyos sa panibagong buhay, lakas na binigay sa atin. Di ba, sabi nga po, every gazing is a blessing. Amen po ba? Kasi hindi natin alam kung pagtulog natin ngayong gabi, gigising pa ba ako? Pagtulog natin ng gabi, paggising natin sa umaga, ano na ang mangyayari sa atin? Di ba po? Kaya napakabuti po na ang ating araw po ay simulan po natin sa panalangin at pag-aaral po ng salita ng Panginoon at ito po ay pagbulay-bulayan natin. Breathing. If you're in the middle of a busy day and start to feel stressed, pause for a moment and take a few deep breaths. It can help our mind reduce tension in our body. Diba po, pag tayo po ay nakakaranas ng matinding stress sa buhay, nakakaramdam tayo ng pagsikip ng ating dibdib. To the point na parang gusto na natin pong himatayin, ano? Kasi wala tayong control eh. Pero, itry po natin dun sa panahon na yun na tayo po ay talagang litong-lito, parang nahihirapan na po tayong huminga. Take a few minutes. Take a deep breath. At humingi po tayo ng panibagong lakas sa Panginoon. Para makalmado po yung ating isipan. Kasi po, pag hindi po kalmado ang ating isipan, yung gusto pa rin po natin, yung gusto natin mangyari, di ba po? Hindi na natin nakikita yung kalooban ng Panginoon. Hindi na po natin nakikita kung ano yung nais ng Panginoon na mangyari doon sa mga sitwasyon na parang sa tingin natin ay wala pong katiyakan. Pero sa ating Panginoon po, truly, meron pong kapahingahan at kapanatagan sa Kanya. Digital detox, ito po. Di ba meron po tayong pray and fasting every Wednesday. Sabi po ni Pastor, kung meron po tayo, hindi tayo makapag-fast ng food, ay pwede po tayong makapag-fast sa pamamagitan po ng pag-i-skip natin ng mga gadgets natin. Mas mahirap po yun, di ba? Kasi, may narinig ako, ano ba, pagkain o doon ako magpa-fasting sa pumumagitan ng pag-silent ng cellphone, pag-off ng computer, pag-off ng TV, di ba? Ano po mas mahirap? Ang hindi pagkain o umiwas po muna tayo sa paggamit ng mga gadget? Di ba? Mas mahirap. Namatay siya.
Marami pa pong mga paraan para po tayo ay manatiling tahimik, tumigil po. Marami pa pong pwede natin gawin para po maranasan natin talaga yung katahimikan at kapayapaan po sa ating buhay. We all face moments when our world spin and our hearts race. Being still is the last thing we feel. Diba po, pag magulo yung mundo natin, pag puno po tayo ng problema, lagi natin inaalala yung mga problema. May sakit, iyon ang nagpapa-hinder sa atin ng mga isip, paano ko gagaling? Paano nangyari ito? Pero sa lahat ng po yun, matutunan po nating tumahimik. Mag-pause. At tignan po natin, alalahanin po natin yung salitang be still and know that I am God. Itong verse pong ito ay gamit na gamit ko po ito nung January 20, 2004. Ito po yung pinakamalungkot na nangyari po sa buhay naming mag-ina ni Bianca. January 20 po, nakatanggap po ako ng tawag mula po kay Ninang Dali. Nag-ring yung phone, pero hindi po ako ang nakasagot, si Ate Echi. And nirelay niya sa akin na sabi ni Ninang Dali, tumawag ka sa number na ito kasi meron sasabihin about awe. So nung binigay po sa akin yung number, parang naalala ko tong number na to, pero hindi ko alam kung saang opisina. Kasi si Brother Awe po, kahit po nung dalagat binata pa po kami, kilala ko po yung circle of friends niya at ganito mag-asawa na po kami. Lahat po talaga na nangyayari sa kanyang buhay ay alam ko kung saan siya, kung mga numbers. So nung binigay sa akin yung number, sabi ko, bakit ako tatawag? Eh, wala namang communication na si Awe sa number na to. At wala siya dito sa Pilipinas. Andun siya sa Damam. So, madali salita po, tinawagan ko yung number. And nakasagot po sa akin yung secretary. Hello, sabi ko, this is Mrs. Vilma de la Rosa. And sabi dun sa kabilang line, ah, wait lang po, may sasabihin po sa inyo. So yung secretary nila, kilala ko siya. Sabi niya, Miss B, hindi siya good news. Alam mo ba na wala na si Louie? Sabi ko, ha? Wala na si Louie. Sabi ko, biruin mo na ako na ibang biro. Wag lang yan. Kasi, di ba, sino may gusto mawala na asawa, ng kabiyak sa buhay? January 19, magkausap pa kami. Almost 3 hours kami magkausap. And January 20, hindi magandang balita. So, nung mga oras na yun, nung kausap ko po yung secretary, sabi ko, paano nangyari? Paano nakuha yung number nyo dyan sa opisina na kung saan ay si Brother Awe o Louie ay nasa ibang bansa na, nasa Damam? Sabi niya, binigay kasi ni Bernard yung number dito sa opisina. At si Pastor Papa, yung number ni nila Ninang Dali sa bahay ay binigay ni Awe. Kasi lagi pong si Pastor at number po ni Pastor yung number. Tsaka yun po sa akin. So nung hindi po siya talaga pumapasok sa isip ko. Kasi January 19 nga po, ay mag-usap pa kami. Tapos ito, hindi magandang balita.
Sabi ko, Panginoon, hindi ko alam ang gagawin ko. Hindi ako pwedeng mataranta. Kasi meron akong anak na nasa tabi ko na. Si Bianca ay 7 years old pa lang. Napakamusmus po ng isipan. And paano ko ipapaliwanag sa batang ito na wala na yung tatay niya? And paano ko ibabalita kina Ate Yen, kina Mama, sa mga kapatid niya, na wala na si Awe? And paano ko ipopost sa media, sa FB na wala na yung asawa ko? So the whole day, naayos ko po siya, yung mga tumatawag, dumarating na mga tao, tawag, explain uli, tawag, explain uli. Hanggang dumating po din sa kaming dalawa na lang mag-ina habang inaantay po namin sina ate yan, sina mama. Sabi ko, Panginoon, give me wisdom kung paano ko po sasabihin sa anak ko yung nangyari sa tatay niya. So nasasala po kami dun sa Etchbaw. Niyakap ko siya ng maigpit. Sabi ko, Bianca, alam ko musmus yung isip mo, pero ganito ang kalagayan natin ngayon. Ganito ang kalagayan ng papa mo ngayon. Sabi niya, Mama, ano nangyari? Wala na tatay mo. Wala na yung papa mo. Nakita ko kung paano po umiyak yung anak ko. Sabi ko, Panginoon, yung ganitong kalagay, hindi ko kaya. Pero gusto ko pong hawakan yung Psalms 46, be still and know that I am God. Na ang Diyos na may hawak po ng ating buhay sa mga panahon na hindi po natin kontrolado, ang Diyos po ay gagawa talaga ng kanyang kaparaanan na kung saan ay mamamangha po tayo. So habang inaantay ko namin po yung katawan ni Brother Awe para umuwi po dito, ang hirap. January 20 hanggang March 10, every day, hindi mo alam kung ano mangyayari, ano ang balita. Kailangan ko maging matapang malakas sa anak ko. May mga times na umaalis po ako, hindi ko alam, may sasakyan na po pala sa gilid ko, na muntik-muntikan na nga po akong maaksidente. Kasi nga dahil po doon sa mga pumapasok sa isipan ko. Diba, ang hirap po na mag-antay. Sabi ko nga kay Ate Yen, Ate, gusto ko lumipad. Gusto ko lumipad. Gusto ko sumigaw. Gusto kong isigaw yung nararamdaman ko. Kasi doon sa sitwasyon na yun, ang dami ko pang naririnig. Ang dami kong naririnig to the point na parang nasisisi ko kung bakit namatay yung asawa ko. Hindi ko naman po kagustuhan na mamatay si Brother Awe. Hindi ko naman po kagustuhan na iwanan niya kami. Di ba? Sabi ko, Panginoon, nahihirapan na ako. Hindi ko na alam ang gagawin ko. At ito pa ang nagpapa-ano sa akin sa mga isipan na nadidinig ko. Sabi ko, gusto mo muna magpahinga? Nasa music din po ako doon. Eh, sabi ko kay Jeje, tanggalin mo muna ako bilang song leader. Gusto ko magpahinga, pero umattend po ako sa church, pero parang wala lang. And one Sunday, sabi sa akin ni Che, alam mo, kailan ka babalik? Sabi ko, antayin ko muna dumating si Awe, yung katawan ni Awe, para maayos ang lahat. Sabi ko, hindi ko alam kung tama yung decision ko. Pinausap ko si pastor. Sabi niya,
sa mga pinagdadaanan mo, mas lalo kang maglingkod sa Panginoon. So sabi ko, bahala po ang Panginoon yung kalooban niya. So ilang Sundays po akong hindi nag-partake sa music. And yun nga po, nung kinausap ko ni Che, sinabi niya sa akin, alam mo ba na meron akong kapatid na, ay, kaibigan, kaopisina na stage 4 cancer at hindi siya umalis sa paglilingkod sa Panginoon. Nanatili po siya sa paglilingkod sa Panginoon. Sabi ko, ang kalooban ng Panginoon ang siyang mangyari. And nagpray po ako talaga at pati si pastor talagang iniluhod ko po yun sa Panginoon. Sabi ko, pastor, gusto ko lang matapos lahat. Minamadali ko talaga po yung proseso. That every day po ay iba-iba po yung mga nakakarating sa akin. Sabi ko, sige Lord, kung gusto mong bumalik ako sa paglilingkod sa iyo, ito po yung dalangin ko sa iyo. Sana po mapadali yung pagdala ng bangkay dito ni Brother Awe dahil sabi po sa akin, it takes 6 to 7 months. Sabi ko, ano na itsura niya pag-uwi. Diba? Tapos kakausapin ka sa funeral na huwag ka mag-expect, Mrs. De La Rosa, na maayos pa ang itsura ng asawa mo. Kasi 6 months eh. Tapos diba sa Saudi, hindi pwede silang galawin. Sabi ko, Ate Yen, sige na. Gusto ko umalis. Gusto ko siyang puntahan. Bili tayo ng ticket. Parang ganun lang po, ano? Eh, wala pa akong passport noon. Wala akong pambili ng ticket. Sabi ni Ate Yen. Tapos sabi ko sa Ate Yen talaga. Sabi ko, sige na. Gusto ko lumipad. Gusto ko siyang puntahan. So, nung kinausap po ako ng kanyang supervisor, sabi niya, Mrs. De La Rosa, huwag ka na po magsayang ng pera kasi naiintindihan namin yung gusto mo na makita siya. Pero pagpunta ko po pala doon, hindi ko rin talaga siya makikita kasi nasa property po siya ng Saudi. Useless, sabi niya ganun. So sabi ko, Panginoon, ito lang po ang hiling ko, sana po nawa makauwi siya ng mas maaga kasi hindi na namin alam kung ano na itsura niya, di ba? At ganito, sasabihin sa iyo, pag dumating dito, ganun ang itsura niya. Bumalik po ako sa music. Sabi ko, Lord, gamitin mo ko. Maging strength ako kahit ganito ang kalagayan ko. Ganito ang sitwasyon ko. Gusto kong maglingkod sa iyo at makita kung gaano kakabuti at kadakila sa buhay namin. First Sunday po yun ng March. After po, after service, pag-uwi ko po nung hapon, may tumawag. Sabi niya, Mrs. De La Rosa, pa-uwi na po ang bangkay ni Mr. Luby, March 10. March 10. Sabi po, Panginoon, salamat. And yun, sabi, tinawag ko na lahat sila. Ayun nga, ganun, iba po ang itsura ni Brother Awe. Ang dami ko pong tanong doon. Wait lang po. Ang dami ko po talagang tanong doon. Question after question invaded my thoughts. I had no clues, no direction. What I needed most is to understand the meaning of be still and know that I am God.
Wala po akong control doon sa situation na yon. Ang sa akin po doon ay yung takot na harapin yung katotohanan na hindi na po siya uuwing buhay, na siya po ay patay na. Wala nang buhay. At hindi ko na po siya, hindi na namin po siya makakasama. May mga times na sa murang isipan po ni Bianca, no? Kinukwento ko nga lagi kay Ate yan. Mama, bakit hindi tumatawag si Papa? Sabi ko, nak, gusto mo tumawag ang Papa mo? Sabi niya, kasi di ba araw-araw niya akong tinatawagan. Kami lagi nag-uusap, tas huli kayo. Bakit hindi niya ako tinatawagan? Sabi niya gano'n. Sabi ko kay Ate, si Bianca, ate, nag-aantay na tawag ni Awe. Siyempre, bata pa siya, hindi pa nagsisik in po sa kanya. Sabi ko, Panginoon, paano kung may papaliwanag ng maayos ito kay Bianca kung ako ay may takot sa puso ko? Takot na baka hindi ko maipaliwanag ng maayos sa kaisipan, sa murang isipan po ni Bianca. So, nag-usap po kami. And sabi ko sa kanya, nak, ganito kasi yan. Ang Papa mo ay pahiram lang sa atin ng Diyos. Parang ikaw, binigay ka sa amin ng Papa mo, anak namin, na binigay ka sa amin ng Panginoon, na kung saan ay pahiram ka lang sa amin. Ang Panginoon ang talagang totoong nagmimiari sa'yo. Ganun din ang Papa mo. Ang Diyos, ang may-ari ng buhay ng Papa mo. Hindi man natin gustuhin na tayo ay iwanan niya. Pero, iyon ang kalooban ng Panginoon. Masakit, pero kailangan natin tanggapin. So, akala ko nag-seek in na sa kanya. Pasok sa school. Siguro after 2 weeks. Ganun na naman. Ma! Nalulungkot ako kasi hindi ko nakikita si Papa, hindi tumatawag. So, sabi ko, anak, ganito yan. Kaya, nagpapasalamat ako sa Panginoon na sa kanyang pong murag edad ay naintindihan niya na nalubusan. Siyempre, andun po yung Papa's girl po kasi yun eh. Opo. Kada uuwi ang tatay nun, kahit isang candy po yan, lagi may pasalubong at lagi po siyang bukang bibig ni Brother Alvis sa opisina. So, when we can't control a situation, we are facing fears take over. We need to peace of knowing God works on our behalf at all times. So how do we know, how do we learn to be still and know this when facing our biggest battles? We have 5 ways. We can practice Psalms 46 verse 10. Number 1. Be still know means to calm and believe God is indeed God. No matter what's happening around us, God is our refuge, our strength. Na kahit ano man po ang pagsubok, problema, o kaguluhan na naranasan natin sa buhay, maaari tayong umasa sa Diyos bilang ating sandigan. Ang Diyos na palaging nariyan para sa atin. Handang magbigay ng proteksyon at lakas sa Kanya, makakatagpo tayo ng kapayapaan at kapanatagan. Kahit na ang mundong ito ay gulong, marami na pong kaguluhan, mapalad po tayong mga anak ng Diyos dahil sa kabila ng kaguluhan po ng mundong ito, meron po tayong kapanatagan
At meron po tayong Diyos na makapangyarihan, na pwede po nating sandigan, na pwede po nating asahan, na pwede po tayong makasumpong ng kapanatagan. Isip, puso, katawan, lahat po yan ay pwede po natin idulog sa Panginoon. At yan po ay mararanasan natin ang tunay na kapayapaan at kapanatagan po sa ating Panginoon. Sabi po sa John 5:15, "And since we know His heart us, hear us, when we made request, we also know that He will give us what we ask for." We know God is in control. We know He hears our prayers. And we know He answers, even when it's not in the way we want or expect. Running straight to Christ will help us unto the hope that can only be found through our relationship with Him. Diba? Sa mga nangyayari po sa ating buhay, wala po tayong kontrolado. Magkasakit tayo, hindi natin alam. Sinabi ng doktor, may taning ka na. So, ikaw, sinabihan ka ng doktor na may taning ang buhay mo, matatakot ka. Di ba? Pero our God is our great healer. At napatunayan po yan sa buhay ni Ate Leti. At alam ko po na bawat sa atin ay nararanasan ang kagalingan na nagmumula po sa ating Panginoon. Pangit po ang sitwasyon ng ating buhay, hindi po gusto yan ng Panginoon. Kagagawan po natin kung bakit po pangit ang sitwasyon nating buhay. Kasi nagtiwala po tayo sa sarili nating kakayanan. Nagtiwala po tayo sa sarili nating kagustuhan. Hindi po tayo pumaloob doon sa nais gusto, sa nais mangyari sa buhay ng ating Panginoon. Kaya, hindi man po maganda ang sitwasyon ng ating buhay, matutunan po nating lumapit sa ating Panginoon at pagkatiwala ang bawat sitwasyon ng ating buhay. Huwag po tayo magtiwala sa sarili nating kakayanan at kaalaman dahil tayo po ay limitado. Napapagod po tayo. Pero ang Panginoon po, pag tiniwala na po natin sa Kanya, ang lahat ng bagay, anuman ang sitwasyon ng ating buhay, trabaho, hanap buhay, wala tayong control, lalo na ngayon. Ang dami pong nagsasara na mga kumpanya. Pero ang Diyos po, patutunayan niya sa atin na ikaw ay anak niya na makapangyarihan, na magpapala sa iyo na anuman ang sitwasyon mo sa buhay. Kung iyon po ay may pagtitiwala tayo sa Panginoon ng buong puso natin at walang pag-aalinlangan. Trabaho, hanap buhay, pag-aaral, pwede po natin pagkatiwala dyan sa Panginoon at makita natin kung ano po talaga ang kalooban ng Diyos dahil pinakamainam po yung kalooban ng Diyos para po sa atin. Number two, be still and know means to untrouble and trust God will do what He says. Maging kalmado at magtiwala na gumagawa ang Diyos, na ginagawa ng, gagawin ng Diyos ang kanyang sinasabi. August 25 po, 2018, when I was hospitalized, August 18, ako po ay nagkaroon ng sakit. Dahil nga, ang dami kong fear na, paano ako magpapa-ospital? Eh, ganito lang yung income namin mag-ina.
sino magbabantay? So, si Pastor, everyday yan, pag pumupunta sa church, sabihin kay Sylvia, dalhin mo na si Bianca, si Bilma sa ospital, dalhin mo na si Bilma sa ospital, ano na kalagayan? Sabi ko kay Sylvia, hindi, okay lang ako. Gumagawa ako ng sarili kong kaparaan ng kung paano ko maaayos yung sugat ko sa paa. Langgas ng bayabas, inom ng ganito, ganyan-ganyan, nagtyaga sa serpentina kahit pa siya ay papait. So, dahil sa gumagawa ako ng sarili kong paggamot sa paa ko po, nakita ko siya, hindi na maganda. Hindi na maganda yung kalagayan niya. Sabi ko, oh, shooks. Sabi ko, ang paa ko, ang daliri, dalawa ko pong daliri, ay patay na. Bulok na po siya. So, August 25, everyday si Pastor, dalhin sa hospital, dalhin sa hospital. Ako lang po, matigas ang ulo. So, August 25, sabi sa akin ni Sylvia, oh, hindi ka na daw pwedeng hindi pupunta sa hospital, sabi ni Pastor. So, yung pagkasabi ng ganun, wala po ako sa ulirat ko eh. Ligo, ganyan-ganyan. Nauna pa po ako doon sa mundo. Sabi niya, antayin lang natin si Carol para pumunta sa hospital. So, pagdating sa ospital, sabi sa akin ng nurse, Mami, kailangan ng putulin yung dalawa mong daliri. Sabi ko, wag naman po. Sabi niya, hindi pwede. Kailangan ng putulin para hindi umakyat. So, test. Kailangan mag-undergo ng operation. Hindi ko po alam na ako po ay type 2 diabetic na po pala. Hindi po ako ma-opera-operahan kagad kasi nga, ang blood pressure ko po noon is 380 at ang aking ko pong sugar ay 450. Ay ko, panibagong explanation na naman kay Bianca. Sabi ko kay Carol, kay Bianca, hindi, tawagan natin si Bianca, mag-galing siya sa trabaho. Explain, ganyan. Na-operahan, na-admit, andun na naman yung worries ko. Sabi ko, Panginoon, paano yung panggastos? Sino ang magbabantay sa akin? Salamat po ako sa Panginoon. Andyan si Carol, nung wala pa po siyang trabaho. Every day siya po ang nagbabantay sa akin. And lagi si Ate Yen, si Kuya Felix, every Sunday, nasa ospital. And dumating po dun sa point na sabi niya, magpalipat ka dun sa aircon. Kasi nasa labas lang po ako eh. So, syempre, pag nasa labas ka, hindi mo alam kung ano mangyayari. Dami ko nadidinig. Tapos sabi ng nurse, Mami, ang pangit ng paa mo. Sabi ko, paa lang yan. Sabi ko ganun sa kanya, kung maputol, hindi maputol. Pero dumating po doon sa point na sabi ko, Lord, kung puputulin yung paa ko, better na kunin mo na lang ako kasi ayoko maging pabigat. Kaparaanan ko na naman, di ba? And mabuti po ang doktor, sabi kay sa akin tsaka kay Carol, Mami, kung gusto mo talagang bumalik, gawin mo ang ganito. Kasi po sa ospital, di ba, pag nasa public ka, walang pakialam eh. Lilinisin ka lang kung anong oras nila gustong linisin. Siyempre ako, parang aligaga dun sa paa ko. Gusto ko siyang linisin. So mabuti po yung doktor. Sabi niya, Mami, ganito gawin mo. Kung gusto mo umuwi, pumili ka ng panlanggas at gawin mo siya twice a day. At habang inililinis mo siya, tumapat ka sa gripo. So everyday, ganun po yung ginawa ko. And sabi nung, tapos may mga nurse ka pa nakukulit na, Mami, puputulin yan. So, pray ako sa Panginoon. And, dischedule po ako for bone scan, bone x-ray. September 23 po yun. So, while waiting po dun sa operation, hindi ko makita yung doktor. 1 week po siyang makita, hindi ko siya nakikita. So, aligagana naman si Vilma dahil malapit na operation, wala pa yung doktor, hindi pa nagpapakita. Alam niyo po,
Nung dumating ang doktor, ang sabi niya sa akin, Mami, uuwi ka na. Sabi ko, eh di ba Dok, meron pa po akong scan, bone scan. Hindi nga, uuwi ka na. Sabi niya ganun. Eh Dok, kailangan maging maayos lahat. Ang tigas ng ulo, no? Sabi niya sa akin, gusto mo ba mahawa ka pa sa kanila? Sabi niya sa akin, ang lakas mo sa Diyos. Supposed to be, dapat andun ka sa dulo. Yung mga nadinig, didinig mong naghihiyawan, iyon yung dapat yung mga kasama mo. Yung mga naghihiyawan na naputol yung dalire, paa, hanggang umabot po dito. Nadidinig ko po yun, gabi-gabi. Tapos sabi niya, alam mo ba kaya hindi kita pinapapasok sa aircon? Mas madali ang paghiling mo dito. Kasi pag meron kang wounds na ganyan at nasa aircon ka, magmo-moist. So habang nag-uusap kami, sabi ko, napakabuti mo, Panginoon, kasi yung favor mo, yung pagkilos mo na hindi ko nakikita dahil doon sa sitwasyon ko, patawarin mo ko, Panginoon, kasi hindi ko nakita yung makapangyarihang pagkilos mo. Tawag ako kay Ninang Dali, Ninang, Ate Yen, kay Felix, Carol, uuwi na ako, ganyan-ganyan. Eh, ang church po aalis, October. Wala kaming bahay, wala kaming titiran. Sabi ko, Ate, ganito, ganyan-ganyan. Si Carol naghanda ng bahay, ng kwarto para kay Bianca. Si Ate Yen at saka si Kuya Felix naghanda ng kwarto para sa akin sa Laguna. Sabi ko, Lord, dadalawa na lang kami mag-ina, maghihiwalay pa po ba kami? Eh, October po. October 30, naglinis dito. Sabi ko, hindi ko alam saan kami pupunta. Hindi ko alam kung saan kami titirang mag-ina. Dalawa na lang kami, maghihiwalay pa. Pero alam niyo po, sa kabutihan ng Panginoon, October 30, naglinis po tayo dito. At lilipat na nga po ang church. Natira po kami sa church, sa Concepcion. Yun po ay favor ng Panginoon. Sabi nung may-ari, magstay ka dito, Miss B, hanggang okay pa, hanggat hindi pa nabebenta. Dun sa panahon na po yun, inayos po talaga ng Panginoon. Andali po ng paggaling, nabigyan po kami ng bahay. Hindi siya malaki, tama lang. Pero andun po yung pagkilos, yung favor ng Panginoon. Dun po sa mga bagay na tinala natin, parang tingin natin na wala ng solusyon, walang kaparaanan. Ang Diyos po ay kasakasama natin. The Lord will fight for you, for me, for us. Mababasa po natin yan sa Exodus 14:14. Ang nais lang po ng Panginoon, we need only to be still. We need only to be still at makita po natin ang Diyos natin ay totoong Diyos. Ang Diyos po natin ay totoong kumikilos sa ating buhay. Siya po ay makapangyarihan. Walang pag-asa dito sa mundo, merong pag-asa sa Panginoon. Limitado ang ating kakayahan, pero ang ating Diyos po ay limitless. Sa Exodus 14:14, the Lord will fight for you. You only need to be still. It reminds us God's desire to receive our burden and fight our battles for us. But in those times when darkness seems to envelop us, we wrestle with giving control to the only one with the power to bring us through it. Ipinapaalala ito sa atin. Ang kagustuhan po ng Panginoon ay tanggapin ang ating mga pasanin at ipaglaban tayo sa lahat ng laban. Ngunit sa panahon na dumaranas tayo ng mga pagsubok, problema o suliranin, nakakalimutan nating ipabaya at ipagkatiwala sa ating Diyos na buhay at makapangyarihan. Being still and knowing He is God means moving to a new level of trust.
a level that will challenge our faith in remarkable ways. Ang pagiging payapa at pagtitiwala, isang antas na susubok sa ating pananampalataya sa mga kamahamanghang paraan. Di ba po sa buhay natin, pag dumaranas tayo ng pagsubok, meron po tayong sana, if only, di ba po, yung mga sana dumating po sa akin yan. Sana kung nagpatingin kagad ako, sumunod ako kay Pastor, hindi ganito ang sitwasyon ko. Sana ganito. Di ba? Halimbawa po, ito po ay paalala sa mga kabataanan. Dumaan din po ako sa pagkabata. Tayo po, kayo po mga kabataan, marami po kayong gustong mangyari sa buhay. Dreams, wants, desires. Pero yung po bang mga pinipili natin yon ay ayon po sa kalooban ng Diyos. Doon po sa pinili natin na tayo ay nagkamali sa maling desisyon, sa maling pinili po natin, minsan nasisisi pa po natin ng Diyos. Sana Panginoon, kung hindi ganito, di ba? Natatandaan niyo po si Mary. Di ba nang namatay po si Lazarus, sabi niya, if only Jesus is here, hindi sana namatay yung kapatid ko. Ganon din po sa buhay natin. If only, sana, hindi nangyari sa buhay ko. Pero yung sana na yan, ibalik po natin sa sarili natin. Na sana, sinunod ko ang gusto ng Panginoon. Diba? Minsan po, pag dumaranas tayo sa pagsubok, ang tendency po natin ay manisi. O mga nangyayari sa ating buhay, manisi. Pero, na-realize po ba natin na yung ginawa nating pagkakamali ay dahil sa sarili nating kagustuhan? Na sana yung mga yan, at if only, ay mapalitan po natin ito ng pagtitiwala sa Panginoon. Kapag sinintabay po natin yung salitang kung sana at tagpa siya na magtiwala po tayo, mararanasan po natin yung walang hanggang pag-ibig na hindi pa natin po nararanasan noon. Pag-ibig na totoo po na ibinigay sa atin ng Diyos. Dahil po sa pagmamahal ng ating Panginoon, nagkakamali tayo. Lumalayo tayo sa Panginoon. Pero ang Diyos po ay nangungusap sa atin, balik ka sa akin anak, kasi mahal kita. Kung ano may mga pinagdaanan mo yan, kalimutan mo na yan. Andito ko, ang Diyos na nagmamahal sa'yo, yung mayakap sa'yo, ito ang gusto kong mangyari sa'yo. At iyon po ang makita natin, yung kalooban ng Diyos sa buhay natin. Ano po ba ang kalooban ng Diyos sa buhay natin? Di ba? Manatili po tayo sa ating buhay pananampalataya. Maging matibay po tayo sa ating buhay pananampalataya. Sundin po natin kung ano po ang nais mangyari sa atin ng Panginoon. Huwag pong maging matigas ang ulo natin. Katulad po ng pagiging matigas ng ulo ko. Matuto po tayong pumaloob. Matuto po tayong magpakumbaba sa harapan ng ating Diyos. Number 3. Be still means to be peace and understand His ways are not our ways. Katulad po ng sinabi ko. Mas maganda po ang kaparaanan ng Panginoon sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Kapag tayo ay nasa kalagitnaan ng ating pinakamasakit na pinagdaraanan, maaring hindi natin makita ang pagkilos ng Panginoon. At iyon po ang nangyari sa buhay ko. Mahirap din para sa ating isipin, sa ating isipan na maunawaan na may mas malaking plano ang Diyos
sa ating buhay, lalo na po sa panahon ng kalungkutan. Ang diablo po, diyan po tayo dinadaya eh. Sige, mag-git-git ka sa kalungkutan mo. Namnamin mo ang lahat ng nararamdaman mo. Nag-iisa ka lang. Ganito nangyari kasi ganyan. Pero ang gusto po ng Panginoon, manatili po tayo sa kanyang kapayapaan at maunawaan po natin ang kalooban at kagustuhan po ng ating Panginoon. Mourning has a way of drawing out all the why. Questions from our hearts. Why this have to happen? Why me? Why now? Diba, ang nangyari po kay Awe. Bakit, Lord? Bakit ngayon na kung saan nagbubuo kami yung mga pangarap namin? Kasi mag-girlfriend po kami nun. Long distance po kami. So, 7 years, husband and wife, magkasama, tapos umalis po ulit. Ayun ko po, ano? Diba? Pero, dun sa mga panahon ng kawalan, pinatunayan po sa akin ng Diyos. Nakakampi ko po siya. Na sa bawat battle ng ating buhay, kakampi po natin ang Panginoon. Kaya anuman po ang ating kalagayan, ikaramdaman, walang trabaho, walang hanap buhay, magulo ang buhay, may kahirapan, meron po tayong Diyos na makapangyarihan, mayaman sa lahat, limitless lahat sa ating Panginoon. At lahat po, all things are possible sa ating pong Panginoon. Number 4 po. Rest in God's presence and recognize the depth of His love for us. When we experience the forgiveness only Jesus offers, the feeling can be overwhelming. We find unconditional love by simply being in His presence. Diba? Nung tayo po ay makasalanan pa, ay hindi po tayo makapalapit sa ating Panginoon. But because of God's grace, nagkaroon po tayo ng relasyon sa ating Panginoon. Nagkaroon po tayo ng kaugnayan sa ating Panginoon. Na dati tayong makasalanan, nilinis niya po tayo at binago niya po ang ating buhay. He sent His Son for us. He sacrificed His Son for us. Kaya, lagi po nating i-recognize kung gaano kalalim ang pagmamahal sa atin ng Panginoon. Number 5, it won't be easy, but God is with you. God gave us a precious gift in this world. Words, be still and know I am God. He knew we would have tough time accepting this gift. So He patiently teaches us how to be still and know though the difficulties we face every day. When I heard about what happened to Awe, he is far away sa amin. I knew I couldn't be there. I needed this word. This promise more than ever. Looking back on the times, I see the beauty of these living words. It's hard to be still. It's hard to be trust. But fully comprehending this command from our Heavenly Father is life-changing. Diba? Nawala po si Brother Awe, wala na kaming provider. Nawala man po siya, andun ang kalungkutan. Masakit.
Pero dun sa kawalan, tinuruan ako ng Panginoon na ipagkatiwala sa Kanya. Anuman ang kalagayan ko. Hindi ko alam kung paano ko mapapag-aaral si Bianca. Hindi ko alam kung paano kami mabubuhay. Pero meron akong Diyos. Meron tayong Diyos na bigger sa lahat ng ating sitwasyon. Meron Panginoon na patutunayan niya sa atin na kung ikaw ay nasa akin at nagtitiwala ka sa akin, hindi ka pwedeng mapahamak. Hindi ka mawawalan. Ang kulungkutan ay mawawala. Dahil iyan po ay bibigay sa atin ng Panginoon. Sabi po sa Psalms 37:7, reassures us, be still in the presence of the Lord. We can rest, be calm, be at peace, knowing that when troubles threaten to overtake us, God's presence around us. No matter what's going on, we can find gladness through God's presence and the assurance of His protection. The reality is that attack will come, but God has the power to speak and change everything, even in the most chaotic time in our worlds. God is in control. Sa pangit na kalagayan, babaguhin po yun ng Panginoon. Dahil tayo pong anak ng Diyos, hindi po tayo talunan. Doon po sa pangit na sitwasyon, mahirap ka, babaguhin ng Panginoon yun. Sa panahon na walang-wala ka, pagpapalain ka ng ating Diyos. Sa panahon na may karamdaman ka, walang kagalingan dito sa mundo, wala ka ng pag-asa, but He is our great healer. He is a loving Father. He is our healer, our Lord of Lords. Mga kapatid sa Panginoon, no matter what situation of our lives, let's fix our eyes to our God. There is no turning back. Huwag po tayong lumayo sa Panginoon dahil lamang po sa mga matitinding pagsubok at kahirapan sa ating buhay. There is no reason para hindi po natin siya paglingkuran. There is no reason para po tayo lumayo sa ating Panginoon. There is no reason para hindi po tayo magtiwala sa Kanya. Huwag po natin sayangin yung gift of salvation na binigay po sa atin ng Panginoon. Yung sacrifice ng ating Panginoong Jesus doon sa Kalbaryo. Kaya, mga kapatid sa Panginoon, malapit na po siyang pumarito. Ang Panginoon po ang nakakaalam ng kalagayan natin sa ating buhay. Pwede po tayong magtiwala at umasa sa Panginoon na siya po ay kakampi natin. He is our Emmanuel na lagi natin kasama. Every day of our life, napapatunayan po natin yan kung gaano po kumikilos makapangyarihan ang ating Diyos sa ating buhay. Kaya, be still. Be still. Be still. And know that He is our God. Kaya, before we end up in prayer,
Ito po yung gusto kong iwanan sa inyo. Be still and always remember the goodness of God.